Mm. Hey, you! Don't watch that! Watch this! This is the heavy, heavy monster sound! The Nazis sound around! So if you're coming up the street and you're beginning to feel the heat, well, listen, sister, you better start to move your feet to the rockin'est, rock steady beat of madness! Actually, malapit na ako magpaalam dito sa opisinang ito. Dahil lilipat na kami ng opisina malapit dun sa opisina nila, Dad. Siguro mga ilang rooms lang ang agwat namin. So, yeah, new look, new something. I don't know what to expect there. Kung makapag-film pa ba ako or hindi na. But yeah, definitely lilipat kami. Pinipinturahan na lang yung mga rooms na lilipatan namin dun. And then, poof! Goodbye na ako dito sa malaki kong opisina. Ewan ko, malaki din naman ata yung opisina ko doon, pero mas mukhang luma siya. Dahil mas lumang building yun, I think mas na may maintain kasi itong building na to. Kasi nga, admin building to. Anyways, good morning! What's up mga boss? Actually, kanina ako pa pinapanood tong hearing sa Senate. Kasi nandito na si JB Sebastian and grabe sumabog yung utak ko sa galing niya sumagot. Actually, ang talino niya, leader siya ng mga gang and ang dami niyang mga project na nagawa sa Bilibid. Sabihin na natin na yun nga, ang dami niyang kaso, kaya siya nakapasok doon. But still, galing niya sobra, galing niya magsalita. Nung una nga na minasupal pala siyang isa, sabi niya kasi ang dami niyang napagawa nga na doon, project na. Kasi ano siya, basta leader siya, tsaka siya yung mga spokesperson ng mga inmate, ganun. Papagawa daw siya ng ano, basketball court, ng tennis court, tsaka kung ano-ano palitada ng road. Tapos, may umepal na, ano, na isang year honor. Sabi, ano parang aware ba kayo na yung basketball court doon, tsaka yung mga tennis court, yung tatay ko na pagawa. Pero hindi pa natatapos yung statement ng year honor. Sabi ni JB Sebastian, yes, your honor, alam ko po yung mga pinatayong project ng airport nyo. Hindi po yun yung, magkaiba po yun sa pinatayo ko. Sabi niya ganun. And then, hindi na kapagsalita yung isa. And then, may isa pang instance na, may sinapal pa din siyang your honor, sabi niya. Kasi, hinaharas siya. Sabi niya, ano po bang tinetest natin dito? Yung talino ko o yung credibility ko? Kasi yung mga tanong niya, parang hinaharas niya na, matalino ko pala eh, ganyan-ganyan eh. Ba't kaya mo bang isulat ulit yung statement mo, kung ano, papasulat ko sa'yo, yan. Nung parang nainis siya, actually, napaka-modest niya magsalita, napaka-intelligent niya magsalita, pero pag nainis siya yun, medyo bumabanat siya, hindi pa balang, pero may laman, ang tanong niya, ano po bang tinetest natin dito, credibility ko, intelligence ko, sabi niya ganun. And then yun, naiba na yung topic dahil nga dun sa sinabi niya yun, pero grabe, hindi ako magtataka kung bakit siya ang nagiging leader, siya ang nagiging spokesperson, tsaka ang tagal niyang hinawakan yung gang niya, because magaling si JB talaga. Kumbaga, alam mo ba, tinatanong nga ng mga your honor. Your honor talaga eh. Ang dami nagtatanong sa kanya, kung ikaw ba ang pamumunuin namin sa Bilibid para matanggal yung droga. Grabe, siyang hinihinga ng advice, siyang hinihinga ng mga plano. Actually, ano lang eh, kasi humanga din sila sa ang dami alam ni JB at saka alam niya yung pasikot-sikot sa Bilibid nga. Anyway, yun lang. Masyado lang akong na-focus ngayong araw talagang pagbalik ko dito sa upuan. Naudagad ako din, paminutos, labas din, balik agad ako dito para lang makinig talaga ng hearing ngayon. Pero, ewan, magaling si JB. Tsaka, patay na talaga si Delima. Alos lahat ng witness, tsaka kung sino-sino pa. Is, nakaturo talaga sa kanya. Anyways, tingnan na lang natin ang masusunod ka banata dito. Nandito kami ngayon sa Indian restaurant. Actually, bagong ano lang namin to. Sino nag-recommend nito, T? Si Kim Chesh, Kim Picture. Yung number one daw nila rito, tahari. Kaso, 6 o'clock pa nagsiserve ng tahari. So, iba na lang in-order namin, pero Indian food pa din. Tahari, one time. Muton and this. Para kaming preso. Ito ang plato namin. Anyways, masarap yan.
What's this one? Soup? Tikman natin kung anong lasa. Tikman, anong lasa? Maraming kuto. Tikman po nga kung anong lasa eh. Parang bugos yan. Oo nga. Bakas ang munggo. Or dot. Dinurog na beans. Ang daming sili, oh. Ama? Bakas ang dinurog na beans. Ah, soya. Soya feeling beans. Ko soya siya. Soya beans siya. Na flavoring. Ah, rice. Sakap, sakap. Si Daddy, nanghingi ng rice. Ito, binigay. Ang laki. Ang dami. Baka kaming bibitayin eh. Kain na. Dami, sumbol. Dami tuloy namin food. Pero masakap din to. So nga lang, lahat yan maanghang. Feeling ko sinasabaw to sa kanin eh. Actually, masakap siya. Ang-anghang. Yog. Ha? Yog. Yog. Humingi si Dads eh. Nang ano, puti siya tas may dahon. Ewan ko, tikman mo. Wala siya. Ano last? Parang laban na ano. Ayoko. Parang yung mapait. Hindi mapait. Parang laban siya. Tikman natin. Ang pangit lasa. Hindi masarap. Parang panis na. Nakakainis. Panghalo siguro nila. Dati kasi humingi. Kasi na ako curious siya, inahalo doon. Tapos nilalagay sa plastic. Tinig ko ba? Yan, dito kami kumain kanina. High-tech. Basta dyan. And then, magpapagupit naman kami ngayon ni Dads. Right? Right? For a hairdo. Haircut. Dahil malago na aming hokbu. Yeah! Nabukso ng haircut eh. Anyways, papagupit na kami. Hubadin ko na itong aking long sleeves because madudumi yan. Susutin ko pa ito eh. Kakapuhok. Where is the best way? Wala, isa lang naman daan eh. Ay, hindi pala. One way yan. Eh, di dito. Anyways, naka-black shirt lang din naman ako. So, no problem. Uy, may nagugupit. Nandito na kami ni Dads. Waiting kami. Ito yung barbero ko. Simula nung nagpagupit ako dyan, dyan ako nagpapagupit lagi. Diba? Yeah! Mga bagong tapiyas. So, diba? Looking fresh. Pinusyal pa ako kaya napamahal. Oo nga, mahal ngayon. 90 pinayakan ko. Dati magkano lang? 40? 70? 60? Dati 25 lang sa akin. Eh, napamahal pa yung sabi ko. Hindi naman ako nagpapa-facial. Bigla na lang pinahiran. At sinabi mo, hindi na. And yeah! Binaba lang ni Dad yung sarili niya. Ayun siya. And may meeting kami ngayon. So, pupunta na ako doon. Medyo late na nga ako eh. Anyways, nagtumawag naman ako kay Jeff. Sabi ko, pauwi pa lang ako kanina. So, pupunta na ako doon. And yeah. Kanina guys,
almost 20 minutes ako naghahanap ng parking. Bad trip. Actually, uwi na dapat ako, Brad. Inis-inis ako kakahanap ng parking. Kasi nga sabi sa'yo, ang parking pinagdarasal, di ba? Katulad ng last time. After, wala pang one second. Actually, kanina. Na sana may parking, nakakita tayo ng actually, parking. Actually, kanina, medyo maluwag pa nga itong pagkakaparking neto. Kasi tingnan niya. Oh, tira mo. Oh. Tapos eto kanina, hindi ko na nga naiurong ng maayos, Brad. Kasi hanggang dito na yung sasakyan, no? Anyways, uwi na kami. So, yun lang. Ano po, mga boss? Actually, maraming salamat sa lahat ng nag-submit ng video greetings kay Dads. Actually, pwede pa kayo humabol kung gusto niyo humabol. And, yeah. Yun lang. Nag-meeting lang naman kami ngayon. So, yun. I hope you're having a great day. Actually, wala akong ang quote of the day ngayon. Pero bukas, may meeting na naman ulit kami. Full of meetings. Kala mo, ano eh, no? Businessman, ang daming meeting. Pero bukas, may meeting talaga kami. And then, the next day, try natin ulit mag-jogging with Dads. And then, yeah, let's see. Let's hope for the best and let's enjoy the rest of the week. Wow, English. Good night and maraming salamat talaga sa inyo. Na-appreciate ko yung mga greetings nyo. Kahit yung mga comments nyo sa last na vlog ko. Papabasa ko na lang kay Dads yun sa birthday niya. And I hope na, actually simple dinner lang naman. Hindi, wala naman ako ibang balak na ano, na extravagant. Magdi-dinner lang kami sa special na restaurant, steakhouse siguro. Kayaan ko na lang siya. Yun lang naman ang plano ko, simple lang. Kasi alam niyo naman, 'di ba, sinabi ko yung point ko na hindi din naman ako maano sa mga birthday, kahit simple dinners okay na 'yon sa akin, na personal preference ko. Eh si Daddy wala din namang personal preference na alam ko kung anong gusto niyang birthday party. Eh, yun nga, yun lang, kain lang dinner. So once again, once more, maraming salamat. I'll thank you na ako sa inyo, ha? Pero thank you talaga.